Ito ay para hindi na kumalat ang infeksyon sa katawan natin. Hindi ko pwedeng bigyan ng option na bumalik siya uli dun sa side na kung saan siya nanggaling. Mastitis ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit... Ano nga ba ang mga dapat gawin kung ayaw dumede ni baby sa kabilang breast? Hello, mommies! Welcome back sa ating part 2 ng breastfeeding series dito sa ating channel. Thank you so much for watching. I hope na may mga natutunan kayo with our previous vlog. And of course, thank you so much, Mami Tere, for this opportunity na mag-guest dito sa ating vlog. And once again, yung mga tanong nyo ay naisubmit ko at naipasa ko kay Mami Tere. Maraming salamat sa mga nagtanong and I am praying for your breastfeeding journey. So this time, we will ask Mami Tere yung mga frequently asked questions about breastfeeding at isa-isa niya na sinagot ang mga ito. So let's start! Kahit ba sobra na 2 years daghan gihapong nutrients makuha from breastfeeding or lahi ra jud ang first 24 months? Meron tayong tinatawag na bioavailability ng breast milk. Now, eto, kung sino yung dumidede sa atin, direktang dumidede sa atin, ibibigay ng katawan natin kung ano yung pangangailangan ng baby na yon. Halimbawa, yung baby na dumidede sa atin ay 2 years old or older, ang ibibigay din niya kung ano yung pangangailangan ng toddler. Now, if someone or a newborn needs to latch on you, then ang ibibigay din ng katawan mo yung pangangailangan ng newborn. So, that is really the miracle of breastfeeding. So, kaya nga mas ini-encourage natin ang direct feeding kumpara sa breast milk in a bottle or ika-cup feed natin yung breast milk sa baby kasi nga, mas nakukuha niya yung tama at wasto, yung optimum nutrition na kailangan ng batang dumidede. Pantay ba talaga ang dami ng milk, both breasts? Mapapantay lang natin yung dami ng gatas sa kada dibdib natin or sa kada boobs only if pareho ang supply at ang demand. Ngayon, kung mas favored ni baby dun sa kanan, syempre, mas marami talaga siyang ilalabas sa kanan. Kaya nga, kailangan natin hayaan na mag-unlatch baby dun sa, halimbawa sa kanang dibdib, bago natin ibigay ang kaliwang dibdib for the next feeding. Hindi natin pwedeng i-alter, kagaya na sinasabi sa atin ng matatanda, na kailangan para pantay yung mga suso natin, kailangan pagkatapos ng kaliwa, idiretso mo sa kanan, hindi pwede yung ganun. At mas maganda kasi yun na pa-properly drain yung suso natin para mas marami siyang ma-produce. Ano po ang gagawin if ayaw ni baby dumede sa kabilang breast? Kung si baby, meron siyang paboritong side ng breast natin, hindi natin dapat hayaan na doon na lang siya ng doon. Dahil ang kalalabasan, hindi magiging pantay ang itsura ng boobs natin. So, anong gagawin natin para mas gugustuhin niya rin yung kabila? So, kailangan, gustuhin din natin yung posisyon na yon, na nagpapadede tayo sa side na yon. Dahil kung hindi tayo komportable, syempre si baby, hindi rin komportable. So, anong mangyayari pagka ganun, hindi rin siya susunod kahit anong gawin natin. Now, pag hanap mo na yung comfort mo, saka mo i-offer. Paano mo siya i-offer ng mas madali? Pwede kayong mag-skin to skin. Tanggalin mo yung pareho nyong damit pantaas at nang sa ganun, mas mabilis mo siyang mapapasunod. Ngayon, kailangan mo i-condition yung isip mo. Kailangan mo sabihin sa sarili mo na eto lang muna ang ibibigay ko kay baby. Kasi, yung kabila, tapos na niyang didein, nag-unlatch na siya, so dito naman siya ngayon sa kabila. Hindi ko pwedeng bigyan ng option na bumalik siya uli dun sa side na kung saan siya nanggaling. So, yun ang kailangan natin
kumbaga, i-condition sa isip natin. Hindi pwedeng tayo ang pasusunod ni baby. Pwede nating ituro ang discipline kay baby as early as day one. Now, matuturo lang natin yon. Syempre, as I mentioned, kailangan natin maging komportable muna sa side na yon. At nasa ganun, mas madali natin siyang maiingyano. Nabubusog ba talaga ang baby sa amount ng milk ng ina? Kapag kusang nag-unlatch si baby or kusa siyang bumitaw sa pagkakadede sa atin, ibig sabihin nun, nakuha niya na kung anong kailangan niya. Ibig sabihin nun, nabusog na siya. Ngayon, kung kusa natin siyang tinanggal or pinilit natin siyang tanggalin, hindi talaga makukuha kung anong kailangan niya dun. Sasabihin natin o iisipin natin lagi, ay, kulang pa, gutom pa. Yun nga, kasi tinanggal natin dahil hindi tayo komportable. How to deal with mastitis? Mastitis ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit tumitigil sa pagpapadede ang isang ina. Bakit nga ba nagkakaroon ng mastitis? Ito ay dahil sa oversupply. Oversupply na na-mismanage, hindi na padede on time, o hindi na-express on time. Naipon ito, nanigas, bumara, at hindi na makalabas hanggang sa nagkaroon na ng infeksyon. Makikita mo na na sa labas ng dede mo, namumula, at kadalasan, nilalagnat tayo. Ang kailangan natin gawin, sumangguni ka agad sa doktor para mabigyan tayo ng antibiotics o karampatang medikasyon. Ito ay para hindi na kumalat ang infeksyon sa katawan natin. Sumunod, kailangan natin mag-cold compress para ma-relieve yung nararamdaman nating sakit. Mapapamanhid ng cold compress ang nararamdaman natin. At the same time, mare-regulate din niya ang pag-supply or ang pag-produce ng supply. So, kailangan natin itong gawin sa pamamagitan ng paglugluhog ng ating dibdib or ng ating suso sa isang tabo na merong icy cold water. Mas madali ito kumpara sa padampi-dampi lang na bimpo kasi mas magtatagal. Hindi rin siya nagkakaroon ng friction dahil nga ang bimpo, syempre, dadampi natin nagkakaroon ng friction. Mas naiiwasan din yung infection. Ang maganda dito, hindi rin nakakapagod. Ilulublog mo lang siya, mga 10 to 15 minutes, ipapahinga mo ng mga 5 minutes, tapos ulitin mo lang yung icy cold compress or icy cold dip. Now, pag ginawa mo ito ng mas madalas, mas madali din ang paggaling, mas madali din ang pagkawala ng kumbaga ng kirot, ng hapde, mas mabilis ang paggaling ng mastitis. That's it, mommies. I hope may mga natutunan kayo mula kay Mommy Tere. If you still have questions, please don't hesitate to comment them down. And of course, abangan niyo po ang ating part 3 because we will be discussing a very serious question about breastfeeding. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time!